Ayan. Pwede na ba nating ayan, nag-enjoy mo na sagutin ni Mr. at ni Mrs. ang ating mga brainstorming time. No, regarding sa pagkakasundo. Ayan. So available na po sa YouTube yung ating link. Yung sinishare ko sa YouTube link. So later I will go live on Facebook. Sa ngayon mo dito muna tayo sa YouTube dahil binusuan lang ni Pastor M yung ating binost. Pero meron siyang request, kantahin daw yung maputi na ang buhok. Okay. Puti na talaga yung buhok namin. Puti na yung buhok talaga. Alright. Yes. It's a good Iglesia, you can tune in sa ating YouTube. Ayan. And give us your answer sa ating brainstorming time. Ano po yung bakit mahalaga ang pagkakasundo? No, siyempre alam naman natin 'yan. Sige, pakinggan natin ang sabi ni Mr. at sabi ni Mrs. Hawakan itong mic, Mr. Santiago. Ayun, ikaw na din mic 'yan. Tag isang sagot lang ha, isang sagot na 'yan. Sa side po ng ayan, unang tanong. So tatlong sagot lang tagdalawang sagot lang tayo. Unang tanong, bakit mahalaga ang pagkakasundo? Sana din naman na si Pastor Ray, sana yung ibang mga mister naman sumugod. Okay, ang sabi ni Mr., bakit mahalaga ang pagkakasundo? Ah, sige. Ladies first ba? Oh, sige, ladies first. Pakipasa na lang yung mic. Magkatabi naman kayo dyan. Ay, meron ba tayo isang mic? Ready na sila? Tony Briggs, dalawang mic sana para magsagutan. Palitan ng ano. Tony Briggs, yan. Thank you.
Ayan, o sige. Sabi ni Mister? Dito sa kanila, sabi dito, para tatagal ang samahan. Forever ang samahan. Wow. Sa pa, upang walang sisihan sa isa't isa. Okay, last one. Pinakahuli, para walang away. Okay. Para walang away. Sabi naman ni Mrs. Sa kabilang side naman, pakipasa yung mic. Bakit mahalaga ang pagkakasundo? Yan. Pinakaisahan namin ang sakit namin. Upang hindi magkaroon ng hitwaan sa gulo. Unang sakit namin yun. Pangalawa, para walang away. Okay. Para masaya. Para hayahay ang buhay at para walang sakit ng ulo. Okay. Para walang sakit ng ulo. May hugot yun, may hugot daw yun. Okay. Question number two. Number two. Saan tayo madalas magkasundo? Ang sabi ni Mister. Ang sabi ni Mister. Saan tayo madalas magkasundo? Basahan tayo man, Brother Roger J. Answer natin dyan. Ang isang sagot namin, lambingan. Number one sa listahan nila yun. Honest si Mister. O sige, number two, answer. Pangalawa sa pagsimba. Okay, number two. Dapat naunas yung simba bago yung lambing. Para ganado daw pagsimba. O sige na nga, tanggap ang excuse. Okay. Number three. Lugar na pupuntahan. Okay. Doon sila madalas magkasundo sa date nila. Okay. Sagot ni Mrs. Sabi ni Mrs. naman. Sige, sumabagot. Mrs. ni Brother Roger. Saan tayo madalas magkasundo? Salamat at travel for ministry. Pangalawa, sa plano sa mga pagpapakaral sa mga anak. Dalawa lang. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na tayo sa part 2 ng Unfailing Love. At ito ginagawa na ng mga couples ang kanilang assignment. Ang sabi ni Mr. at ang sabi ng Mrs. So nasagot na natin yung tanong na saan tayo nagkakasundo? Ano yung mga pinagkakasunduan? Okay. Ito naman sa question number 3. Saan tayo madalas hindi magkasundo? Pakinggan natin ang sabi ni Mr. Ayan, turn ko yung mic, yung camera ko dyan sa inyo. Sabi ni Mr. Ang una po namin sagot ay maging tapat. Anyway, yung ano, yung hindi magkasundo muna. Yung anting para ni Mr. nakalimutan. ang una ay outing. Hindi madalas pagkasunduan ang team. Yung isa. Palagala. Yung isa, hindi. Pangalawa, palangaw kay pala. Hindi ka doon masagot. Sa paraan ng pag-i-discipline ng mga bata. Pangatlo, babadit ng pera. Okay. Okay, yan ang sagot ni Mr. O, pakinggan naman natin ang sagot ni Mrs. Saan sila madalas hindi magkasundo? Okay. Sagot naman ni Mrs. Fernandez. Thank you. Okay, sa amin naman, una, sa luto ng ulam. May sabaw o walang sabaw? Isa sa sarihin. Hindi, sa amoy pa lang kulang ng hindi, okay na rin yung bubuong yan. Dalawang misis ang sumagot ng gano'n. Okay, huwag niyo nang sabihin kung sino. Pangalawa, sa pagdidisiplina sa mga anak. Mukhang
nagkasundo naman sila dun sa pag-uwi. Nagkasundo sila sa hindi nila pinagkakasunduan. Hindi pangatlo, parehas din sa finance. Pag hindi nagkakasundo kasi sinong mas magastos? Si Mr. ba o si Mrs. O ngayon, eto na ang solusyon naman. Paano tayo magkakasundo ulit? Ayan. Balik tayo doon. Ano ang sagot ni Mr.? Ayan. Sino po ang sasagot ulit naman? Okay, ni Brother Tomas Magkanoon. Ayan, ayan, ayan. Married for 20 years na yan si Brother Tomas, Man Tomas. Okay, paano magkakasundo? Ang sabi ni Mr.? Maging tapat sa sarili at sa asawa, ihayag ang salubin. With Felix yun ah. With Felix yun ah. Makatotoo yun, hindi basta-basta. Oo naman, minsan-minsan lang yan, totoo yan. Ikalawa, hindi ko mabasa. Bakit hindi nyo dinala yung eyeglass ni... Handang makinig at magpakumbaba. Ah, ayun. Wala sa inyo yun. Amen, amen. Okay. May nanalo na, may nanalo na. Pangatlo. Ay, yayain na mag-Bible study. So, wala naman. Pray, mananangin. Pero hindi naman yung may kaman, bakit ang Bible study ka, tamang dinggam niya, sermon ni Pastor. Siguro, alam. Alam namin na meron tayo noon. Yun, yun ang ano ng mga kwan, okay. Mga lalaki. Okay, kumakaway ang mga ladies natin sa Hong Kong. Thank you daw po sa inyong masayang mga sagot. At pakinggan naman natin ang sagot ni Mrs. Paano tayo magkakasundo ulit? Hindi man ang Rosal niya ako natin nagbasa. Tapos may manong Tomas din nagbasa di answer na. Ay, ano ito mababasa? Susunod sa couples, magdalamitan kayo. Oh, sige, okay, sige. Para maging together again, pag-usapan. Open your heart sa isa't isa and pray together. Learn how to say sorry kung tayo ang nagkamali. Walang reaction, sabi lang ni Mrs. Makinig lang muna ang mga mister. Oh, may referee dito. Para kung yung, if halimbawa, yung unang awit is please release me, yung pangalawang awit naman is together again. Ah. Okay, di alam the answer, di ba ba? Okay, thank you, thank you. Thank you sa inyo. Ang sarap pakinggan. Mamaya, may tinatawag tayong practice. Ano? May practicum tayo mamaya. Agsublitay di practicum. So, thank you very much. Bigyan nyo naman ng palakpak ng inyong mga sarili. Thank you sa dagita answers natin. So, meron po akong i-share sa inyo na mag-share ng konting testimony. Hindi natin sila kasama ngayon but they are now watching from Canada, si Brother Roland at si Sister Janet. Nasaksihan namin ang kanilang love story from the time that they were single. Ayan, dumating pa yung time na si Brother Roland noon na panagarom. Manliligaw po siya. Medyo pula yung mata niya. Medyo namumula-mula. At hindi pa po siya nakakilala sa Lord at that time. And then, ang ginawa niya is, ang tamang ginawa niya, nagtanong siya kay Pastor M. Ayan. Kasi si Sister Janet, talagang ang prayer niya, Lord, kailangan yung kasama ko na magsiserve sa'yo. Yun talaga yung kanyang prayer. So, siyempre si Brother Roland noon, manginom. pero engineer po siya. So, pati sa text,
Tinanong niya kay Pastor M, Pastor, anong iti-text ko? Paano ko liligawan? So, tinuro ni Pastor M, kailangan unang-una, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Sabi niya. Eh, sabi ni Brother Rolando, sige, susuko ko yung buhay ko sa Panginoon. O, Pastor, anong susunod? O, kailangan mag-Bible study ka? Sabi ni Pastor M. O, tapos kailangan mabautismo ka? Tapos mag-Bible school ka? Ay, lahat po yung ginawa ni Brother Roland. At ngayon po, sila ay pinayayaan ng Lord ng apat na anak. At maging pagpunta niya sa Dubai at saka sa Canada noon, lahat po ng papeles niya ay talaga namang lagi niya kaming dinadamay. Kaya pinagpipray namin. At natutuwa kami kasi ngayon, they are now missionaries there. At they are also called na sila ang ating house of prayer in Canada. Ayan. So, to share their testimony, here is Brother Roland and Sister Janet. Yeah. Okay, let me put it in the big screen. Naka-share sound ba ako? I think. Kumakasina. Parang tayo din. Pinakamalamig na lugar ng Canada. Magandang umaga po. Ako po si Brother Roland. Sister Janet po. From Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Pinakamalamig na lugar ng Canada. Yeah. Okay. Yeah. So, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami napaunlak, nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng testimony. Ng kaputihan ng Panginoon. Yeah, bilang mag-asawa. Kasi kami, marami rin kami pinag daanan bilang mag-asawa. Kagaya ng nung bagong kasalpa kami, ako'y napunta sa Dubai 2006 yun. At 2007, si Janet naman napunta ng Canada. Yeah. So, kami magkahiwalay ng lugar. Ang aming anak na si Desiree na iwan sa Pilipinas. So sa isang pamilya, napakahirap yun na magkahiwa-hiwalay. Kaya idinulog namin yan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, yung prayer of agreement na pagkasunduan namin ni Johnny na yung time namin na magkaiba sa Dubai at sa Canada, mag-meet kami na manalangin sa time na kung available siya, na wala siyang trabaho, wala din ako. So, yung time na yon, kapag dumating na sumapit yung time na yon, kahit di namin nasabihan ang isa't isa, kami ay mananalangin. Mm-hmm. So, at minsan, tatawag, we pray together. We agree together by phone. Yeah. So yun, napakaganda nun, napakabuti ng Diyos. At yung mga panalangin na yun ay nagbunga ng maganda. Especially, we're both tempted din po. Pag magkahiwalay ang mag-asawa, napaka-open po yan ng temptations. Totoo yan. Si Roland, na ano bang temptations mo na naranasan sa Dubai? Sa Dubai, alam niyo naman, maraming temptation dyan pagdating sa pag nag-iisa ka, malungkot. May marami ding malungkot. May mga babae ding nag-abroad, malungkot. Parehas na malungkot. So, nung nalulungkot ka nung ginagawa mo. Yun. So, dadaan sa panalangin yan. Kailangan paglabanan yan. Hindi dapat mahulog ka sa ganong temptation. Pag nakakakita ako ng babae, iniisip ko na lang mas maganda sa takot tayo sa Diyos. Yeah. Hindi ka gusto, hindi kagustuhan ng Diyos na mahulog tayo sa ganyang temptation. Mm-hmm. At saka wala namang temptation
na nilob ng Diyos na hindi natin kayang lagpasan. Yeah. Right? Kasi totoo yan. Totoo yan. Kaya pag dumarating yung punto na yan, luhod na lang. Luhod tayo. Mm-hmm. Ayaw ko to. Pagka dumadating yung ganung temptation, pagkakataon, luhod na ako dyan. Ayaw ko to. Ayaw ko itong ganitong yung pakiramdam na magkakaroon ka ng pakiramdam sa isang babae, no? Iluluhod mo yan para luluhod mo sa Diyos yan para tulungan ka ng Diyos para mawala yan. So, wala. So, within almost 2 years ako sa Dubai. Salamat sa Diyos at hindi nangyari yun. At sa pamamagitan ng pananalangin, yung aming dinudulog sa Diyos na kami ay magkakasama-sama bilang pamilya, bilang mag-asawa, mabilis na pabilis yan. Parang sagdit nga lang. So, bago niya ituloy po yung testimony niya. Ako din po, yan, inom ka muna ng kape. Malamig. Ako din po, nagkaranas din po ng temptation sa Toronto. Siyempre, sabi ng asawa ko, maganda din naman ako. Mino lang. Iniisip din niya, guwapo asawa niya. So, kaya sobrang guwapo. Ako naman po, ay, siyempre, malungkot. May time din na kumakain ako sa kainan sa restaurant na mag-isa. Suddenly may lalapit na lalaki, pwede bang maki-join sa space kasi walang space. So that time I'm very sobrang lungkot ko. Tumutulong luha ko doon. Siguro he noticed it. And then suddenly, mamaya, ikikipagkwentuhan mamaya, nilalabas na niya yung wallet niya with condom sa lamesa. Pag ganun na sitwasyon, he's trying to lure me ng pera. At the same time, alam mo na kung anong ibig niya sabihin, nilapagan ka na niya ng condom sa table. Ibig sabihin nun, hindi na maganda yung patutunguhan. Yung so, intention niya. Yung intention niya. Hindi na maganda. So, iwas agad. Mm-hmm. Yung ginawa ko is, excuse me, and then alis na ako. Yeah. So, kahit na may manliligaw din sa sayo, sa akin, dahil syempre, maganda nga. Maganda. Niligawan. Pero hindi dapat magpaligaw kapag nandun ka sa sitwasyon na nasa ibang bansa ka na alam mong may asawa ka, huwag ka na magpaligaw. Don't entertain. So, yun. And iwas ka agad pag ganun. Iwas agad. Yeah. So, sa panalangin pa rin. Now, punta tayo kung paano dinulog ng Panginoon yung panalangin namin mag-asawa. By 2008, nasa Dubai ka pa, right? Yeah. 2008, karoon ng recession sa Toronto. Kita ko yung paskil dun sa subway habang nananalangin ako, Lord, paano ba ito? Malapit nang matapos ang aking kontrata sa mga employer ko. Hindi ako po, hindi nilob ng Diyos na magstay po ako sa isang employer. Palipat-lipat po ako ng employer dahil nga po sa mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. So, sa pagkuha po ng papel para magkaroon ng residency sa Canada, much as possible, you stick to one employer. Kaso ako, hindi po ako nag-stick sa one employer. And nananalangin po ako habang naghihintay po ng train. Sabi ko, Lord, malapit na pong matapos ang contract. So, please make a way when it seems to be no way.
And then suddenly, habang naghihintay ako, may nakapaskil doon po sa wall na try Saskatchewan. And then, kinuha ko nga po yung resume ko. Resume ni Roland. At nagpasa po ako ng mga resume niya dito sa Saskatchewan. Then suddenly, may isang employer na gustong kunin si Roland directly from Dubai. And to make the story short, God make a way, na-hire siya directly from Dubai. And pero pre-nasis sa Pilipinas yung aking papel. So may story din po siya sa partner. Yeah. So sabi ng boss ko nung nasa Canada ako, Dubai. Sa Dubai. Roland, dito ka na lang manggaling kung gusto mong pumunta ng Canada. Kasi dito sa Dubai, mas mabilis ang proseso. Sabi ng boss ko sa akin. So sabi ko, salamat. Pero sa loob ko, hindi ganun. Na sa akin kasi, kahit nasaan ka, kung luloobin ng Diyos na dalin ka sa Canada o sa ang lugar man na gusto mong puntahan, mangyayari yun kahit nasaan ka. Kaya sa loob ko yun, uwi na ako ng Pilipinas nung na-interview ako. Doon ako mag-process. Kasi alam ko, hindi limitado ang Diyos kahit nasaan ka, mangyayari kung kalooban niya. Siguro, nasabi ng boss ko yung gano'n na mas mabilis sa Dubai ang proseso papuntang ibang bansa kasi nandun ka na. Pero, ang Diyos pa rin ang kikilos dyan. So, umuwi ako ng Pilipinas, doon prenasis, within 5 months, nakapunta ako ng Dubai. Ganun kabilis yun. Ay, ng Canada. Within 5 months, nakapunta na ako ng Canada. Ganun kabilis yung proseso. So, yun. O ano yung nasa puso mo na ipinagkakatiwala mo sa Diyos? Yun, mangyayari yun. Amen. Kasi importante, buo sa puso mo, buo sa pananampalataya mo na ang isang bagay ay mangyayari dahil sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa proseso ng tao. Yung pagkilos ng tao. Ang Diyos pa rin ang kumikilos dyan. Pag binigay mo ang papers mo sa dyan sa embassy o sa amang agency ng government, ang Diyos pa rin kikilos dyan. Marami ka rin na pag yung naranasan na ganyan sa bilang mag-asawa, yung mga process na ganyan. Yan. Ang kabutihan ng Diyos ang aming nakikita. Dahil sa panalangin. Sa panalangin namin, sa kanyang pagsagot sa mga panalangin. The power of agreement. Yeah. So, yung part na yun, ikat ko lang sa wala na, no? Nung, sa part ko naman, yung testimony ng, sa part ko, how to handle, kasi nga po, living caregiver po ako sa Toronto, hindi ka basta-basta makakaalis sa bahay. So, nangyari, God make a way talaga po. Nung time na kailangan na pong iproseso yung papel niya dito sa Canada, kailangan din po kasing may stamp at approval po ng embahada ng Pilipinas doon sa Toronto. So, Lord, sabi ko, Lord, paano ko ito gagawin? Help me. And then, God make a way po na yung mga employer ko po, nagbakasyon sila sa Israel. Nagbakasyon sila sa Israel. And then, yun na po yung ginawa ko ng time para magproseso, pabalik-balik ako sa embassy to sa house. And then, isang testimony nga po, no? Nung time na dadalhin ko na po ang paper ni Roland sa Pilipinas, bago ako umuwi, kinabukasan, uwi ako ng Pilipinas para magbakasyon din. After few months of processing, merong isang condition na kailangan po na
hinahanap ng embahada, embassy, Philippine Embassy, na kailangan meron documents from the company na kailangan kong palagyan ng ribbon bago ako umuwi. Uwi na ako kinabukasan. So, ang processing of papers po, it takes almost 2 weeks para makuha mo yung mga documents na yun. But when it seems to be no way, God will always make a way. It is impossible for me, it is impossible for them, but God make a way. Ibig sabihin, nangyari yun. Nangyari nga. Nakuha ko on that very day yung papel na yun na bigyan ng ribbon. At naiuwi ko yung kanyang mga papers. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. And he processed the paper in the Philippines. So magkasama na kami ng Canada. Uwi na si Janet noon eh kasi... Tagay isang taon na rin, mahigit isang taon na rin. Na, more than two? Ano? Almost two. Wala pa. 2007, that's 2008, that's 1 year. Yeah, so isang taon. Kaya uwi na rin siya. Gustong-gusto na rin niya ako siguro makita. Diba? Pero salamat sa Diyos dahil sa prosesong yon. Kami ay pinagsama niya dito sa Canada. At alam niyo, pagka dinala tayo ng Diyos sa isang lugar, yung promise na blessings, parang dadalhin ko kayo doon, dadalhin kita doon sa lugar na yun at pagpapalain. Alala ko tuloy si Abraham. Okay, umalis ka dyan sa iyong country. At punta ka sa lugar na ito, ikaw ay aking pagpapalain. Para maging blessings. Para yan. Maging pagpapala din sa Abraham. Yan. Yun ang huwag nating kalimutan. Saan man tayo dalhin ng Diyos, pagpalain tayo, yung pagpapala na nareceive natin, i-share natin yan. Dahil bigay ng Diyos yan. Not only that. Yan. Not only material blessing po ang naging blessing po kami sa lahat ng lugar na napuntahan namin. Hindi lang po financial blessing yung tinutukoy namin, kundi spiritual blessing din po. So, to God be the glory po sa mga ginagawa ng Panginoon. So, we're both active pa rin po sa ministry, sa pag-abot ng mga bata, children's ministry pa rin po since I was 12 years old until now. Children's ministry pa rin. At the same time, couples ministry din. Yeah, hindi tayo tumatanda kasi si children. Children pa rin. No? Sa children. Kaya, yan, hindi na tayo tumatanda yan. Yan ang kaigihan ng sa bata tayo, pupukos din. Yes, so, yeah. So, yung power ng agreement. Yung lahat ng bagay ay nadadaan sa panalangin. Yung mga bagay na hindi natin control, hindi natin kaya ng Diyos yan para sa atin. Yeah, yeah. So, marami pa kaming testimony na maibabahagi, pero mahaba na rin yung oras namin na ito. Maubos ang oras yung pakikinig. So, ang kahuli-hulihan siguro ito, hindi lang kami pinagpala sa mga finances o sa ibang bagay. Yung tingnan nyo naman, pumunta kami ng Canada. Kaming dalawa lang dyanin. Tapos dumagdag si Desiree. Ngayon, nadagdagan pa kami. Nandun si Kaylee, si Rafael, si Runiel. Naging marami na kami dito. Ang dami talagang pagpapala. Dumami na kami. Salamat sa Diyos. Glory to God. Yeah, salamat sa Diyos. Amen. Pinagpala kami sa mga anak namin na apat na. Di ba pagpapala? Ang encourage lang po namin is in Matthew 18:19 na nga pong Panginoon na anuman po ang pagkakaisahan dito sa lupa
ay pagkakaisahan din po sa langit. Yeah. So, anumang bagay na pagkakaisahan natin na naaayon po sa kalooban ng Panginoon, yun po ay pagkakaloob niya. Yeah. Bilang bilang mag-asawa, you are one. You are one. Yun ang agreement. Agreement. Binansis lahat ng bagay, iisa kayo. Kaya, anuman ang inyong pagdaanan bilang mag-asawa, lagi niyong pag-uusapan. At ang decision, ang decision lagi, kasama ang Diyos, itinutulog niyo. Hindi pwedeng siya lang mag-desisyon, hindi pwedeng ako lang mag-desisyon, pinag-uusapan. Bilang mag-asawa, ang desisyon namin ay pinag-uusapan. At ipinapanalangin. At ipinapanalangin. Pinapanalangin, pinag-uusapan. Yeah. Ayun, idadagdag ko po yun. Yung power of agreement, usapang pampamilya na rin, lahat po ng aming mga hinaharap na problema po or challenges sa buhay, inoopen po namin yun sa mga bata. Yeah. So, alam din nila. Alam din nila yun. So, every time we have family devotions, prayer time, bago kami matulog, we lay down all those problems at kasama all of us, sila. Kasama sila nananalangin. At the same time, pag sinagot ng Panginoon, doon nila nakikita how God answers their prayers, answers our prayers, our problem. So marami po kaming mga pinagdaan ng mga challenges na nakita ng mga anak namin how God answers prayer of agreement. So, maybe sa susunod na pagkakataon, may i-share po namin ulit yon. Pero sa ngayon po, kahit gustong-gusto namin mag-share ulit, ayaw po namin. Hanggang busy. Dito na lang. Hanggang dito na lang ang oras. Yeah. So, okay. Maraming salamat po. And God bless you. God bless you. Yeah, thank you very much, Brother Roland and Sister Janet, for that wonderful time to share. Okay, let me share my screen. Ayan. So this afternoon, ang topic natin is the power of agreement. At yan yung sinagot ninyo kanina, bakit tayo nagkakasundo at hindi tayo nagkakasundo. Ayan. So, ngayon, balik po ako dito sa ating, yan, para napapanood tayo sa YouTube. So, we are blessed to listen to their testimony. Wala pa silang anak, isa lang anak nila nung nagpunta sila ng Canada, ngayon apat na. At kung bakit ganun magsalita si Brother Roland, ala Pastor Enden, ano? Alam niyo na ako sino nag-disciple. But we are very happy to hear him kasi hindi naman siya ganun nung una. But through time, natuto din. Ayan. Okay. So, i-share ko po yung aking screen ulit. Let's see. Dito tayo sa Unfailing Love. Okay. Let me check lang. Meron pa buwa kayong mga gustong idagdag doon? Meron din sinishare po yung aking panganay na anak na 21 years old. They are just married for the past 3 years. Pero hindi ko pa ma-on yung kanyang video. So siguro mamaya-maya ng konti. So, yan. Nakashare screen na ba ako? Hindi pa. Hindi pa ka naka-share screen. So, ang topic po natin this afternoon is the power of agreement at sinagot ng Mr. and Mrs. kanina kung bakit mahalaga ang pagkakasundo. Share screen. Thank you, Lord, na meron akong ang ating Zoom. Share screen. Okay.
Ayan. So, ayan na. Ayan na nakikita. Ay, yun lang. Yung mga nasa Facebook Live, hindi po nila makita yung screen ko. Nonetheless, ito mamaya gagawin natin itong game na to na winner ang asawa mo. Okay, for now, buksan po natin ang ating Bible also in the book of 1 Corinthians chapter 1, verse 10. At para mabilis, babasahin nyo na lang sa screen. Naku, hindi makita doon. Ano? Makita ba? Kulang. Okay, but dear brother, sabi niyan, I beg you in the name of the Lord Jesus Christ to stop arguing among yourselves. Let there be real harmony so that there won't be splits in the church. I plead with you to be with one mind, united in the thought and purpose. Yan ang ating first slide. So lahat po tayo bilang mag-asawa, sabi kanina ni Pastor, is we are made one. Kaya tapos na-identify nyo rin kanina, alam natin na whenever there is a disagreement, doon nagka-crack down yung strength ng relationship. So, the Bible, ang salita ng Diyos mismo, encourages us to stop. Pero, ano to? Give your score, 1 to 5. 5 bilang napakadaling mag-stop ng argument. 1, mahirap. 5, pinakamahirap. 1, napakadali. Give yourself score. Is it easy to stop an argument? Okay. Ito pa ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 25 na siguro magandang tanungin natin mamaya din. Ayun, pwede natin i-pass yung mic. Jessica, dito kay yan, si Pastora Jemima at si Pastor Ray, mga kasama ko pong panel na sasagutan. Iniingkay tayo ng Ephesians chapter 4 verse 25 to 26, Mr. and Mrs., husband and wives to be, that don't let the passion of your emotion lead you to sin. Isa rin ito sa mga issues today in marriage. Don't let anger control you or be fuel for revenge, not for even a day. Don't give the slanderous, the accuser, the devil, an opportunity to manipulate you. Pastor Ray, baka gusto niyo pong mag-elaborate dito sa... Sabi niya doon na huwag mong hayaan ang iyong galit. Ano? Do not let the sun go down with your anger. Ayan, score yourself again. Score yourself on anger management. 5 bilang napakahirap i-control. 1, napakadaling i-control. Ano po ang score niyo sa sarili ninyo? Okay, huwag niyo na pong sabihin. Keep it to yourself. No, So, ito pong binabanggit natin ngayon ay ina-identify ng Bible ano ang mga hindrances sa agreement. So, yung isa kanina is argument, arguing. And number 2 ngayon is also anger. Ayan, Pastor, pwede bang magalit na hindi magkasala? Paano ba yun? Yung verse mismo ay nagbigay sa atin ng hints, no? There's a King James na there's a King James Ephesians chapter chapter 4 verse 25. Okay, so para masagot natin yung tanong mismo, verse 26, ano? Okay, sa King James ang ganda kasi pagkasabi be angry. Ano yung hints, no? Pwede mo magalit. Pwede. Sabi nga, be angry. And sin not, you know? Let not the sun go down upon your wrath. Okay. Anger is part yan ng, ano natin eh, yung mga expression of disappointment, you know? Disappointment ka. Basically, kahit nga ang hayop ay nagagalit, you know? So, ang tao ay nagagalit. At normal yan. At hindi po kasalanan kapag nagalit. Kaya lang, ang bantayan natin doon, kapag sumobra yung galit, sabi, mabot na sa 5. Ang temperature ay napakataas na. No?
doon na nawawala yung sanity natin na magsasalita na tayo ng mga bagay na nakakasala na tayo. We commit sin. Halimbawa, pag hindi mo control na sugar na yung galit mo, eh, kahit yung asawa mo, napagpasabihan mo na hindi kita mahal or sabihin mo na anong-anong mga just to express para bang i-down mo siya, i-criticize mo siya, then after that, ay magsisisi ka. Ba't ko ba nasabi yun? Out of anger. So, hindi masamang magalit. But the advice is na huwag din yung paabutan ng paglimutan ng araw. Yung galit. You have to settle the issue. Paano daw pasang kung 5:59? Nag-umpisa yung usapan ng 5:59 na nanggahapon. Mag-alasize na. Dalawa kasi, no, hindi naman pwede magalit ang tao kung wala siyang kinagalitan. So, of course, we're talking about husband and wife. So, kung si wife ang nagalit, si mister dapat mahimik. Hayaan yung lumabas. Kasi maganda naman yung magalit. Kasi para ilabas yung emotion. Hindi pwedeng nandun na sa loob. So, inilabas. Yung unang sabi namin kayo na, diba, sa mga lalaki na dapat be honest. Ano yung talaga yung nalamdaman? And then, hindi lang yung babae, kundi lalo na ang lalaki. Kung babae nagagalit, yung husband, gagawa siya ng paraan. No? Pagkahapon, kasi bakit abutan ng hapon? Kasi yung mahaba-habang oras. Kung magalit yung babae, magsimula kayo ng umaga. Kasi kasi sabi, huwag paabutan ng hapon o paglubog ng araw. Kasi paglubog ng araw sa lalaki na yan. So, mahaba-habang oras galit na. Pagka hapon na, no, yun, kasi nga, of course, pag natulog ka, kasama mo yung mister mo. So, yun yung time na lalaki na ano, ang gumawa ng paraan na abuhin, kausapin si misis. Normally kasi dito, parang si misis nagagalit uli ng lalaki. Paano daw yung... Yan, pagkahapon, ano, kahit na panagawa ng kasalanan, kasi pwede naman nagkasalanan, agad mo, dapat intindihin, maintindihan mo na one of the result of anger is actually sinning. Saying the words na, ano, kahit nga, sobrang ako, naranasan ko na, pastor na ako, sobrang akong galit. Hindi lumabas sa bibig ko, pero doon sa puso ko, parang nagmura na ako eh. Hindi mo nasabi, pero... Hindi mo nasabi, pero sa puso ko, nagmura ka na sa isip. Nagmura mo na. Nagmura mo yung tao na pagsabi ka na masama. Kasi anger, yun talaga ang kanyang bunga. So, kumbaga, pagpabayaan mo yan siya, magbubunga talaga yan. Ang kasalanan. Control the Lord, you have to control your anger. Na hindi ka maabot na magkasala. Bakit naman yung hindi ka talaga nagagalit? Wala naman yung tao hindi nagagalit. In fact, sabi nga, ang Panginoon nga nagagalit. Nagwala, sabi nga, doon sa house of God. Nga, pastor, yung iba yan naman ang ginagawa nilang versikulo para magalit naman. Ay, pwede yun, pero doon sa simbahan. Kasi doon, sa simbahan yung Jesus nagalit, holy anger, divine anger, dahil ginawa nga yung templo, bahay ng Diyos, ginawang bahay ng thieves, sabi ng Panginoon, ginawang bahay ng sugala, ginawang bahay ng negosyo, nagiging marketplace. So yung galit na yun. So hindi natin pwedeng gamitin yung scriptures na yun to justify our anger, although God allowed naman anger. Kaya saan, be angry. Kung may dahilan naman. But again, huwag ka magkasala and huwag paabutan ng gabi. Mayroon akong isang example nito na sa mag-asawa. Isang application din din nito. Pag nag-aaway kayo, huwag kayong umalis na nag-aaway kayo. Or huwag kang umalis na hindi na-settle yung pag-aaway niyo. Kasi Satan will take that as an open door or an advantage ng mga pagsisihan na dinamang buhay. Ito na kausap ko personally yung misis. Nag-aaway sila. So sa sobrang nilang away, umalis yung mister, pumunta sa Davao del Norte area. Pumunta sa kanyang tatay. Ang tatay niya ay barangay captain. Kasagsagan na pakalakas ng atake ng mga tiyo sa kapitan. In other words, that night, na hapon siya umalis, nag-away siya that day,
Palipas na gabi yung lalaki doon sa tatay, sa bahay ng tatay. That night, pinatahan yung bahay. Namatay yung mister. Sure, namatay yung mister. So, hindi na sila nagkaayos pa. So, nung nalaman ng misis, ganoon na kanya pagsisisi. Dahil hindi na sila nagkaayos, namatay yung mister niya. So, yun yung mga instances na hanggat maaari, settle, lalo na pag umalis. Kasi hindi mo alam yung buhay at lifetime niyang pinagsisihan. Mismo yung misis na kausap. So, yun ang danger yan. Kaya, hindi ibig sabihin, huwag paabutan ng lubog ng araw, pwedeng hindi siya literal na araw. But, yung bang baka nabago natin pagsisihan na hindi na tayo na maalos. Maraming kwentong ganyan, no? Na nag-away, hindi nagkabalik, and then, lumalay mo, pag-gabi, sobrang sama ng loob, no? Ng isang tao, tutulog yun at sama ng loob at hindi din alam kinabukasan hindi na nagising. So, ano pang kahit anong pang sigaw mo po dyan sa harapan ng kanyang kabao, pero alam natin, ang pag-aaway hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal o nagkalit, hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal. It's just, there are something na ka-trigger na nagagalit ka. Ganun lang. Yeah. Isa nga pong dagdag dun, Pastor, is yung nalala ko si Bishop Butch. Ito yung kwento niya sa amin na sa Tagalog, huwag mong hayaan ang dilim, na magdilim sa iyong galit. So, bakit ano daw po ba ang meron sa paggabi na o madilim? Pag madilim, ibig sabihin wala ka nang makita. Kaya yung galit natin, huwag nating paaabutin na magdidilim ang iyong paningin. Hindi lang daw ibig sabihin na yung sundown, no, wag nating aantayin po na aabutin na magdidilim yung paningin mo. Kaya marami ang nakakagawa ng masama, nakakapatay ng tao, nakakapanakit ng kapwa dahil sa hindi na control na galit. Sasabihin na lang nila pag in-interview ng pulis, nagdilim kasi ang paningin ko. Kaya ako siya nasaktan, kaya ako siya pinatay, o kaya ako yan kasi yun na nga, dahil sa galit natin, nagdilim yung paningin natin. Yun yung ibig din sabihin po ng Ephesians 4:25 na pwede tayong magalit, pero kailangan malinaw yung isip natin na hindi tayo aabot sa time na magkakasakitan physical. Yun ang dito sa Cordillera, isa yan sa mga stronghold na kailangan nating bantayan, no? Maski nga yung nanay ko, babae na yun, ha? Sabi ng nanay ko kay Pastor M noon, alam mo, tinaga ko yung tatay nila noon. Tinaga po niya. Tinaga ng nanay ko yung tatay ko. Proud pa siya. Nakita ko rin one time na naghabulan yung uncle ko tsaka yung papa ko ng itak. So, ganun. Kaya meron yung time na yung kapatid ko na bunso tsaka yung sunod sa akin, si Marlene tsaka si Robert, naghabulan. Ang pabata pa nila, naghabulan, kutsilyo na. So, yun, it's a spirit also of violence na uncontrollable anger na akala ko noon, nakita ko lang sa uncle ko, sa nanay ko, and then na-pass on na mana ng mga kapatid ko. Yung bunso namin noon, si Bert, maski na anong imported na gamit yan, pag nagalit, tapon niya yan noon. No, so, yun ang hindi maganda. Yeah, no. So, yun nga, pagka nagalit, kung sa mag-asawa, ano na lang, yung mister, tumahimik na lang, huwag nang salubungin yung init ng galit. Kaya, yun. Siguro, tanayin ko si Pastor Maima, paano niya minanage ng galit? Anong expression na paano niya inilabas? Or paano niya minamanage? Tinatayuan na ako. Mahirap talaga yung pero sa mga ilang years, kailangan kong matuto talaga na mag-control. So, ginawa ko, nag-practice ako ng guitar, strum guitar.
and Christly worship. Kasi pag nagalit ako, kunin ko kaya ang aking guitar. Mag-Christ and worship ko. Christ and worship ako. Awit ako sa Panginoon. So, tumayaw para sumigla ang aking puso. Mag-Christ and worship. Purihin ko ang Panginoon. At sa mga ilang, mga 5 or 10 minutes, nawala na yung guitar ko. Bakit? Kasi napuri ko ng Panginoon. Nag-subside at tumino ang aking isip. Yun. Wala na yung galit. Hindi naman guitar, yung Bluetooth. Kasi yung Bluetooth, no? Yung naman, minus one. Minus one, yung may lyrics. Doon ko naman, pakantahin ko ang papuri sa Panginoon. That time, wala na yung galit ko. No? Kaya mag-practice kayong kumanta. Praise and worship, no? Kasi dahil doon sa praise and worship, peace na ang aking damdamin at muling ma-inlove na ulit sa aking asawa. Yeah. Yes. Sister, meron ba kayong, meron kayong gustong idagdag dyan sa mga audience natin, sa mga participants natin? Anyway, thank you, Pastora, for that very doable recommendation. Kasi sa tingin ko, lahat naman tayo kaya nating kumanta. Kaya nating mag-play ng music sa YouTube. Talaga, pagka tayo ay nagagalit, ano? O kaya tayo ay hinahamon at natitempt na parang mag-react on our own flesh. No? Kasi sasabihin natin, tao lang, tao lang, tao lang. So, minsan yun yung ticket natin para magalit na tao lang. Na magalit tayo at magbigay ng reaction. Hindi ko po alam kung mas malakas magalit ang taga-Bisaya o taga-Luzon. Pero, maraming trinabaho ang Panginoon dyan sa akin pagdating sa anger management, lalo na pag sinabi mong taga-Buntok, taga-Mountain Province, no? Loud speaking people, yeah? Loud speaking people, tapos sasabihin ko sa asawa ko, hindi ako nagagalit. Pero mataas na yung boses ko, pastor, no? Kasi nga laking nasanay ang mga namana din namin sa magulang namin na malakas silang magsalita kasi nga sa bundok nga naman sila lumaki. So siyempre sa bundok, kapitbahay lang ano, nagsisigawan para marinig sa kabilang bundok, nagsisigawan, kaya kami din ganun. Kaya yung mama ko, hindi siya galit. Hindi nga ako galit eh. Hindi siya galit, ganun lang talaga magsasalita. Pero ito naman ang sinasabi ko sa mga kababayan ko at mga kailian ko at kapwa ko ng mga igorot, no, sa tribo natin o no, sa kailian natin, na sabi ng Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. Kung ipapatintikin na igurot mo lang, pag wala ang Holy Spirit, talagang ganun ka na. Hello? Pero, pag sasabihin mo naman, Lord, regardless, Ilongga ako, Cebuano ako, Ilocano ako, Kapampangan ako, igurot ako. But, kung tayo ay sisisi dun sa salita ng Lord, at tatanggapin natin ang Holy Spirit sa buhay natin para tulungan tayo. Kasi kung tayo lang, hindi natin talaga makontrol. Kasi sasabihin mo, pagdating ng panahon, ginawa ko yung best ko pero hindi sapat. Sasabihin mo na tao lang, nagkakamali din. Kasi nga kung wala kang Holy Spirit, kung wala si Lord sa buhay mo. Kaya unang-una, isuko mo muna ang sarili mo sa Panginoon. Ano, isuko mo ang sarili mo sa Panginoon. Pangalawa, ask the Holy Spirit to give you the fruit. O pagkatapos mo lang, i-practice. I-practice at i-practice. So,
Ako noon ay talagang lagi kong ini-insist sa asawa ko, and I am already making that an excuse para hindi na ako magbagong nagmaging malambing. Lagi ko na lang sinasabi, eh ganito talaga kami, bakit nung nag-asawa pa kailangan magbago ako? Dapat mahal mo ako as I am. 'Di ba? Dapat mahal mo ako as I am. Hindi ko kailangan magbago para sa iyo because you love me as I am. Pero sa totoo lang, our partners will influence us. The Lord gave us partners to influence us also to improve and become better version of ourselves. Amen. Kasi nga wala naman talagang, hindi naman tayo super perfect wife or perfect husband nung tayo ay nag-asawa. We are all in a work in progress. Amen. Pero ang susi doon, katulad kay Pastora Jemima, I ask the Holy Spirit to help me. Sasabihin nung iba, ay natinag dere prutas ko. Nahulog daw yung fruit of the Holy Spirit. Ay, pasensya kasi nahulog yung prutas ko. Ginawa pang excuse yung nahulog yung... Hindi yan mahulog kung hindi mo pinayagan na mahulog. Tandaan mo, nasa kapangyarihan mo yan. It's in the power of your will. So katulad kay Pastora Jemima, o pwede naman siyang magwala at magbasag-basag. Di ba, Pastora, ng plato na lang, pero hindi ka nagbasag. Kumuha ka ng gitara. O pinagtatapak mo ang kaaway sa akin, tinaasan mo yung boss mo, sapak, kanta. Yun. Yeah. O, kasi po, what we say has something to do kung naririnig natin yung sinasabi natin, at kung ang prayer yan, praise yan, it has the power to overcome yung force, the voice, also that is telling you na magalit ka, magwala ka, sige, nasa iyo, karapatan mo, kasi nasa tama ka. Diba, ang sarap magalit, lalo na pag nasa tama ka. Oo, pero hindi mo matatapos ang away kung lagi kang nasa tama. Hanggat hindi mo i-give up yung pagiging tama mo. Yan. Oh, you are always on the right side, but you are wrong. No? So, though we are in the right side or we have the right, ako ang nasaktan, ako ang agrabyado. Ganyan. Parang we are all entitled. Entitled tayo sa offense. Entitled tayo sa pity. Entitled tayo sa maawa sa sarili. But actually, hindi nakakatulong sa atin yun. Kasi, pwede mong nasa kapangyarihan. Ang akala lang natin kasi nun wala tayong control sa offense. Ang akala lang kasi natin wala tayong control sa pwede nating tanggapin. Pero pwede kasi hindi mo tanggapin yung sinasabi sa'yo. For example, nagkakainitan na. O so kung hindi mo kung tinatanggap mo lahat ng galit, plus galit ka pa, eh talagang vulkan yan, sasabog. But, at the same time, sabi ni Jesus, I have given you authority, power and authority in heaven. Amin nga nga makita at amin nga makita in heaven and on earth. So you have power and authority, even those voices and the spirits that are telling you na you get angry, dapat ikaw ang nasa tama, you get even, dapat ikaw ang ganito, dapat ikaw ang inihintindi kasi ikaw ang babae, ikaw mas mahina, mas mahalaking sakripisyo mo, mga ganon. Hello? Amen. So, being right is not always, will not always win the war. Sometimes we just have to give up our rights. No? Tama po ba? Yeah. Okay, so can we control our anger? Yes, we can control our anger. Can I ask just to bow down our heads at this time? Siguro at this time, pwede na pong magtabi yung mga mag-asawa kasi hindi na po sila galit-galit. Sige, sit with your partner. Sit na, kasi nauna na nag-upo si Mick tsaka si Raymar doon. Sige, umpisa na nila. Sit with your partner and I want you to pray together today for that for our individual anger management. So we will pray together right now. Ang focus lang natin ng panalangin natin is that any influences of anger in our life and in our family. Yeah.
Thank you, Jesus. Okay, so before the yes, Pastor. Anger, just one add more. Ano, yung mahalaga yung kayo ng openness sa sarili. Kasi ang magulat ka, no, maliit lang ang problema, pero ang laki naman ang kalabasan ng anger. Diba sa asawa, ganun. Yun lang, tagalit ka na, at yung mga misis magtatakot. Yun lang nasabi ko, ang galit mo, sobrang-sobra na. Actually, hindi lang yun, yun lang. Naipon yun. Naipon. Oh, so, nakahanap lang ng paraan na nilabas. Naghanap ng opportunity na talagang ito lang, isa pa, na ilabas. Kaya ang laki na. So, dapat, okay, no? Kung mayroong misunderstanding, mayroong anger, you can, kaya nga sabihin, angry. So, pag na ilabas mo na yan, hindi na iipon. So, even mayroong makatrigger, hindi na siya sasabog. Kasi nga, kumbaga daily or weekly, minsan, gano'n, no? Depende. Pag namamanage mo yon siya, hindi ka aabot sa puntong sasabog. Kasi nga, wala namang dapat isabog dahil nga sa unyong-unti-unti inilabas na. Huwag mag-ipon ng galing. Ilabas. Kung mayroon, ilabas. Kung may saman loob, ilabas. Amen. Amen. Pwede bang hingin natin si Pastor Jimay matulis the prayer? Okay. Kung kasama niyo po yung husband niyo, yung wife niyo, ako i-imagine ko na lang nakatabi ko si Pastor ay nakatabi ko kasi nakikinig naman siya. Okay, let's hold hands together and pray. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Your presence is so sweet. Amen. Dahil kasama namin, kasama po ang aking asawa, na mahal ko. Salamat, Holy Spirit, na ikaw sa aming puso hanggang tumulong sa bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit, dahil ikaw po ang mag-comfort sa amin. Kung may samang kami ng loob, kung nagkakaling kami, ngunit nandiyan ka. Dahil mahal kami, Panginoon. Kaya, hayaan mo po, Diyos, na ang iyong pag-ibig, pagmamahal ay ganun rin sa aming partner. Kung nagkasala, nagkasala siya o nagkasala ako, nandoon ang aming pagpapatawad. Nandoon, Panginoon, ang aming pagmamahalan upang hindi hahantog doon sa galit. Hindi hahantong doon sa hindi pagkaunawaan, ngunit mamamagitan ang iyong pagmamahal sa bawat puso namin. Thank you very much, O God. Thank you for the love. Thank you for the sweet presence because ikaw ang center of our lives. Thank you po. Maging sa bawat isa sa amin narito at maging nandyan na nakikinig sa amin, ikaw din po ay bubuhusan mo din sila ng iyong pagmamahal sa bawat puso and cover us with your so much love in our family. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. And just one last verse na I don't want to miss this verse. Ano, bigay ko sa inyo. The 1 Peter chapter 3, verse 7. Likewise, you husbands, dwell with them according to to knowledge, giving honor unto the wife. Okay. As unto weaker vessels. And as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not heard. So, pag hindi magandang relationship, ako, actually, hindi ako makapag-pray sa vocal na marinig ng asawa ko kapag mayroon kaming misunderstanding. Parang nahiya ako, parang hindi ako, wala akong karapatan, parang wala akong lakas na loob na manalangin sa Diyos kapag mayroon kaming disagreement o mayroon kaming hindi
doon na lang sa ano, sa heart ko na lang. Hindi nga naman pwedeng mag-pray together. Pagka nagkaroon na sa manloob, mahirap mag-pray together. So, yun, ano, so it, personally sa akin, sa ministry, anointing, yung preaching ko, ganado ako, kapag nakita ko yung asawa ko ay nag-pray sa akin at lalo na pag nasarap siya, nakikinig siya sa mensahe ko. Kasi may lakas loob ako tumingin sa kanya. Pero pag mayroon kami disagreement, kaya may kasabihan lagi sa pastor, bawal awayin si pastor sa Sabado ng gabi. May schedule. Bawal po awayin. Igan yung hindi pastoral mystery na huwag niyong awayin ng Sabado ng gabi. Kasi pagkalinggo, ang hirap magsabing, ayun na, magsimba na tayo. Na mayroong samaan ng loob. Parang nagiging ano ba, parang nagpipretensyon na tayo na hypocrisy sa harapan ng bawat isa. So, yun nga yun. Dahil the prayers are hindered. Kaya, yan. Amen, amen. Thank you, Pastor. Siguro, isang natutunan ko naman, Pastor, tama naman, tama po yun na dapat as much as possible, i-resolve nyo na agad-agad before you go to church. Pero talagang hindi po talaga lahat ng pagkakataon, ganun ka-perfect namin nagawa ni Pastor and yun. Meron talagang hanggang sa church. Pero pero magaling po kaming artista. Magaling kaming artista ng aking asawa. Pero yun naman ang nagpapasalamat kami sa Lord kasi nga, you know, when you know, pag alam mo si Lord is a loving father, di ba? Maski yung anak mo nagkasala, iluto ang lakta, ihahanda mo pa rin ng pagkain. Parang ganon si, ganon ang ating Diyos na ang isip natin, hindi na ako magsisimba kasi nag-away naman kami ni Mr. ni Mrs. O di kakaroon na tuwang-tuwa ang demonyo niyan. No? Kaya dapat, sige, nag-away kayo. Sige, mas lalo pa kayong magsimba maski na hindi kayong nagkikibuhan. Kasi habang nakikinig kayo, at least nababago yung isip nyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi wala naman talaga pong nakaka-perfect noon. Pero dapat, kung 1 year, 2 years, 3 years, dapat naman pagdating ng 10 years, medyo na-outgrow tayo mo, pumasa naman na tayo doon. Yes. Hindi na naman yun na naman ang test natin. Kung grade 1 ang exam mo, hindi naman na. Dapat pang grade 6 naman na. Dapat level up naman na tayo. Amen. Ayan. Okay, so, ito pa po ang isa. Paalala sa atin as we agree. You are on the same team. Pag nagkamali ang isa, o nagkulang, o inaway ka, o nang-away ka, remember that your husband or your wife or your partner is not your enemy. Yes. Hello? Sabi ng Matthew 12:25, when you have totally opposite and separate visions within one home, you have division which leads to divorce. Jesus said, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. So, pag hindi nagkakasundo ang mag-asawa, tingnan mo kung sino ang sumasayaw at pumapalakpak. At pag ikaw ay mas, at ikaw ay nakikisang-ayon doon, hindi ka makipag-agree, hindi ka makipagbate, o hindi ka magpakumbaba, aray ko po, Lord, kasama ako doon. Kaya huwag po kayong mag-alala, itong sermon at na pinapakinggan nyo, para sa din sa amin ito. At kailangan paulit-ulit natin ma-review, para ma-review tayo at maayos yung mga hindi tama na puso natin. Ano? So, pag inisip mo na ang asawa mo ang kalaban mo, aba naman, lalo na ako, equipped na equipped po ako sa women's rights. involved ako sa Bausi. Ano? And in all these women's rights and feminism ideology, exposed ako dyan. Pero talagang kailangan pinapabasag ko sa Panginoon yung ganun na kaisipan. Na ano, I am on the same team with my husband. So if I attack him and he attacks me, the enemy is very happy.
So, I better not attack him. I will not, dapat mag-renew ng isip natin at sasabihin mo na hindi ako papayag na matalo ang team namin. Amen? So, dapat sabihin mo, winner ang asawa ko. Dapat kasi pag winner siya, winner kayong dalawa. Ta, so yung kasabihan niya pati sa, dito sa atin, sabihin niya, hanang agpaabak. Matatapos lang ang usapan pag ikaw ang nangabak, pag ikaw ang nanalo. Tsaka lang matatapos ang usapan hanggang pakiramdam mo talo ka, hindi matatapos ang usapan. At it's very toxic. No basura ko madita, na urnog, na basura. It's very toxic sa mind. It's very toxic sa emotion. Kaya dyan ang nag-uumpisa yung mga sakit na high blood, diabetes, ano pa, yung mga sa liver, mga gallbladder, yan. So, ito talaga hindi nakakatulong sa'yo. You better say it has no place in your heart. Amen? Sabi po dito sa Matthew 12:25. Ano, sorry po, correction, Romans 12 verse 2 ito. Stop imitating the ideas and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Mag-ingat po tayo mga misis, dalawang mga mahilig sa telenovela. Minsan pag nakipag-away sa asawa, ang dialogue galit sa pinanood. Buti na lang nag-pandemic, medyo nasira yung series ng mga telenovela, ano? So, sabi ng salita ng Lord, stop imitating the ideas and opinions of the culture around you. Kung nakita niyo sa kapitbahay na ganun ang kanilang pamaraan, ganun ang kanilang wagas na i-resolve yung problema, huwag niyong hindi niyo kailangang gayahin. Hello? Ibagakan tupay, kitang tupay, ikaw, may ka-aruba mga kastol. No? We do not have, hindi na tayo katulad noon. Amen? So, ask the Holy Spirit again to help you renew your mind. Kailangan renew, Lord, I am, ada kami kayo, may sanga team, kanilakay ko. Kani bakit ko? We are on the same team. So, kailangan yung team namin manalo. Amen? So, di baling natalo ka, misis? O natalo ka, mister? Di baling si misis ang nanalo? Kasi, pag nanalo si misis, total, you are on the same team, manalo pa rin kayong dalawa. Walang nalugi. Amen? Oh, minsan narinig ko yun eh. O, ikaw na lang tama, ikaw na lang, o, ikaw na lang. Hallelujah. Pero again, wala pong nalulugi sa nagpapahumbaba. Walang nalulugi. Pag hindi ka nalulugi, kumikita ka. Pag kumikita ka, nadadagdagan ng savings mo. Pag nadadagdagan ng savings mo, yumayaman ka. Amen. Okay. At ito yung sinasabi ni Sister Janet at Brother Roland kanina. Agree in prayer together. Agree in prayer together. So, no, agkakararag ni Mrs., agkakararag ni Mr., say amen. Ikaw na partner is, ikaw ang big fan, amen. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi yung pag nagpe-pray, makapaturo mo, takararag mo. We agree together in prayer. So, minsan si Pastor Ed nagsasabi, darating yung time, bibili tayo ng ganito. Hindi pa yun masyadong prayer. Sinasabi pa lang niya sa pag kumakain kami, halimbawa, alam mo, lumalakas ng sabi, amen! Gumagano na ko. Dati ang, paano ka naman, paano naman tayo magkakaroon ng sasakyan? Paano ka naman, yung walang bilib, kasi nakatingin tayo sa natural. Pero ngayon, pag may sasabihin siya, pupunta tayo sa ganito, amen! Gumagano, no? Nagugulat siya kasi nag-amen ako. No. Kasi, ang very powerful talaga ko na ng Matthew 18:19, if two of you, dalawa kayo ni Mr. and Mrs., agree about anything, it will be done for them by my Father in heaven.
Amen. Kaya alam niyo itong maganda kasi pag sinagot ng Lord din yung prayer, kaming dalawa siya, siya kagad magsasabi na, alam mo, love, yung pinag-pray natin na ganito, alam mo yung pinag-pray natin na ganito, yung pinag-pray natin na ganito, and the joy talaga when you see together the answer to what you prayed together also. Amen. Ayan. Alright, tingnan natin. So, speak blessing to one another. Ayan. Siguro mamaya pa-practice po natin yan. Speak blessing to one another. Proverbs 18:21, your words are so powerful. Kaya pag sinabi mong, eh, nyamot din, bakit nakalukong magkamot din? Ha? Dapat ngayon ang declaration natin, ako ang lusog, ang healthy ng aking asawa. Amen. Ano, and kasi the words, they will kill or they will give life. So kung meron pong merong sinishare si husband na mga sana ganito, sana ganyan, eh lalo na kung maganda naman yung sinasabi niya, eh amen na ng amen. Amen. So speak blessing to one another. Alam nyo, today, after 26 years of practice, minsan kalagitnaan ng gabi, alas 12 ng gabi, pag nagising ako, okay, sasabihin ko, Lord, masakit yung ulo ko. Maski na nakatulog si Pastor Rem, nakapikit. Oh Lord, I declare healing upon my wife. Kumaganyan na, ano. And naging kultura na, naging bahagi na, na ano na, very, na hindi naman po kami sanay nung una, lalong-lalo na ako. Again, let this give you hope. Pwede po tayong mag-umpisa ng isang bagong kultura ng Panginoon sa ating buhay at sa ating relationship as husband and wife. And the good thing is, your children will see that. Your children will follow that. And they will also love to do that. No? Yung panganay po namin, nakita po sa lagi namin kinukwento yung love life namin, sabi ng panganay namin. Dumating po talaga yung time, sabi niya, ina, ama, maski na hindi ako ligawan ng mag-aasa ng magiging husband ko, basta kung ano po yung sinabi ninyo, I will honor and I will submit to that na ano, nasabihin ng Lord sa inyo. So, meron naman, hindi ko alam kung sinalam sa kanila, pero sabi nila, meron pa kayang katulad ni Ama na magpapasawa din namin. And last, I really thank the Lord. Kaya, hindi lang tayo ang nag-benefit nun. They will benefit. They will benefit. Okay. Okay. Para mapaiting pang agreement natin, ito po yung madalas din namin ginagawa. Hindi namin inaapot ng Sunday na mag-break ng bread, mag-communion. Kung may sky flakes tsaka juice doon, we always break bread together. Lalo na ngayon na, lalo na meron pong may sakit, or ano, bakit sabi ng Bible, yung communion, 1 Corinthians chapter 11, katulad po ngayon, Friday, Holy Friday ngayon, no? Pag nag-communion kayong dalawa, una natin sa unia po Diyos na, we examine ourselves. No? Madaling mag-examine ng asawa. Mas madaling sabihin yung in-examine mo sa asawa mo kaysa yung in-examine mo sa puso mo. But the Bible encourages us when we break bread, we actually examine ourselves. Lord, you search me. Lord, tingnan mo kung may laman yung puso ko. And ang mas madali pong magpakumbaba. Pero kung yung sasabihin yung, ikaw kasi ganito ka, hindi mo tatanggapin yun. Eh mas madali pong sumuko at si Lord sabihin niya sa atin na, anak, yung sinabi mo kanina, medyo hindi tama. Sabi nga ni Pastor Ray kanina, hindi ka nagalit na nagsalita, pero sa isip mo, hindi pa ilang matay, dahil ito yung bakot. Oh, dahil ito yung, alam mo, in your mind, kailangan malinaw na hindi ka nagsusumpa sa asawa mo, in your mind at saka sa isip mo. Kaya pagka humingi ng tawad si Mister, madali na lang magsabi din ng, yes, I forgive you. Pero hanggat meron kang pinapaikot, nire-replay sa isip mo, nakaisipan, eh, maski na humingi si Mister,
Awan, hanap mamati. No? Para uulitin mo na naman. So, nagiging very limited yung giving natin of forgiveness. And again, that limited forgiveness is not, is only from us. Han nga nagapo kini Apo Diyos bidyay. Kini Apo Diyos, unconditional love. Nakakabaliw na pag-ibig. Hindi mo alam kung bakit laging nagpapatawad. At yun ang gusto natin. Amen? Ayan. Ayan. So, whenever we will pray today na, Lord, search me and know my heart. Taste me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Siguro at the end na lang po natin gagawin yung communion, yung breaking of the bread and wine. At ako talaga humingi kaninang umaga bago po ako malis. Tama yung sabi ni Pastor rin, mahirap magturo ah, pagka ikaw mismo guilty. Talagang kasi kahapon, ayan, I will ask forgiveness. Nag-ask naman ako ng forgiveness kay Pastor and kanina. Then mag-ask in kaya pwede ko nang i-share. Kasi kahapon po, sabi ko mag-rehearse tayo ng ano, i-rehearse natin yung, kasi nga may part po sana tayo dito na dramatization. So sabi ko i-rehearse natin yung gagawin natin. Eh, hindi ko alam na hindi pala maganda yung pakiramdam niya kahapon pa. So sabi ko, paano tayo mag-rehearse niyan? Wala ka namang kagana-gana, napaka-lidliday, nakatamtamlay, gaya madaligpik na na. So I was very insensitive of his of what he was feeling. Pero hindi rin niya alam na he was already having fever. Pero ako, nagagalit na ako na, sabi ko, bukas na, ayoko nagkakrami, maganda na ako. Medyo maabot na sa limitation na. Eh, syempre, teacher po ako, I like to rehearse my dialogue. I like to rehearse my slides. And ano, kasi sinubukan namin sa Iligan yan, Pastor, di ba? Hindi kami nag-rehearse masyado. Halata. So, parang akin lang naman, ayaw kong ulitin sana namin. And anyway, but I was very insensitive na hindi pala maganda yung pakiramdam na I was pushing him na hindi naman pala talaga niya kaya kahapon. So, and then kaninang madaling araw, yun nga, mas mataas na yung fever niya. And kung ako, I feel very guilty na kagabi I did not even serve him. Sabi ko, ako lang nagpe-prepare dito. Ikaw hindi ka nagpe-prepare. Kaya alam nyo, iba talaga pagka meron tayong gawain na gusto natin gawin, the enemy also will come and try to hinder us. No, but thank God na irawos natin ito and we overcome. Bago naman ako umalis doon, He blessed me with prayer. Amen. And He's joining us live today. Sige po, before we go for a coffee break, shall we practice to pray for each other again and agree. Ayan. Pray together and agree tayo ngayon. Ang gagawin lang po natin kung meron yung lalaki, mga father, siguro we'll have the father lead the prayer and the wife to practice saying amen, amen, amen. Ayan. Siguro si Pastor Ray will pray. Yung fathers daw. Yung tikat na nga mangilid ni prayer. Brother Roger, sige, alam niya mic niya. Mora Ilocano. Sige, hold hands po tayo. Amen. Hold hands with your husband, with your partner, and pray. Hold hands, yes. Hold hands. Sino ba? Wala siyang ka-hold hands si Raymart eh. Raymart, hold hands daw and pray. The women, I want to hear the women, the wives, and the ladies say amen. Okay? At habang nagpipray si Raymart, yung mga ibang mga kalalakihan, we'll also pray.
will also whisper their prayers and the wife to say amen. So if you need to sit a little closer, tapnoag din lang kayo, magbagalin na kayo. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Demo ito eh. Oh, make something look up. Lapit na. Oh, practice. Sige. In the presence of the Lord, we give you permission to hold hands. And practice to agree. Amen. Amen. Yes, Lord. You never fail, O Lord. We people fail all the time. Agyaman kapikabuta, hindi panagbiyak ni, matalag ka nga pagdapan. Sigat ipanang kanayon nga, pagtangtangadan ni, iti amin nga, nasasadan ni. Makibiyak ka o ama, iti biyak ni, amumi o ama, amin nga nagkurangan ni nagitibadbanag na rumbong ko mga aramidan ni nga han nga aramid pakawad na kami nagtagiti nagkurangan ni o Diyos sigati patuloy nga mangising pa. Yes, O Lord, patugtubay iti relasyon iti tungkal may sa ninyami nagiti anti nga nanang ni at iti asawa na malinlinay iti panag kaysa na maduwa. But among me, it is the sweetest thing to say na because of you, our God, because of your love, we are renewed day by day. Amen. Oh Lord, we thank you for everything. We love because you first love us, O Lord. It's because of you. Isang awang pinatuma na pagyamanan, ibiyag dito pa may saling yami. Because the source of love, that's ikaw, Ama. It's you, O Lord. We will cling to you. We will run unto you with our relationships and everything, with our own family, everything in us, O Lord, we will lay it up unto you, O God. And we know you are there who will guide us. You are there who is willing to help us. You are there who is stretching your arms daily, connecting our lives unto you, connecting everything unto you, O Lord, and according to your purpose and will. For the life that you have given, we enjoy this life that you partner na binigay mo sa amin. Because of this, O God, adu ti manan ni, adu iti banbanan na ini tema. And as part of we as people, makaanal kami ito ng kalagitigain mo ng inyami, makikita mi na dagdag ti pasit iti connection iti agasawa. Yamang kami yan.
The source of everything is you, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Okay. That ends our part two. Let's have a coffee break for 5 minutes. And then get ready for some love in action naman tayo after this. Sige, we'll take muna tayo ng coffee break. Yan yung mga Sonia and Almira, and thank you for really joining. Okay, sige. We can have coffee break muna. Okay, love in action tayo sa susunod ko. Okay, welcome back. Bye. See you. Huwag kayong alis. Babalik kami.